Ngayong araw lang ng September 18 sa taong ito ng 2024, 9 katao ang namatay habang 3,000 naman ang sugatan sa Lebanon matapos sumabog ng sabay-sabay ang mga electronic paging devices na gamit ng mga miyembro ng militanteng grupo ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, mahigit sa 200 katao ang nasa kritikal na kondisyon at ang mga hospitals ngayon sa lugar ay binahana ng mga sugatang tao matapos sumabog ang kanilang mga pagers sa kamay at bulsa kung saan isang inosenteng bata ang kabilang sa namatay. Ito ang kwento ng pagsabog ng mga paging devices ng mga miyembro ng Hezbollah sa iba't ibang bahagi ng Lebanon at kung sino ang nasa likod ng napakasopistikadong pag-ataking ito sa Hezbollah. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ayon sa Hezbollah na isang itinalagang organisasyon ng terorista sa US, UK, Israel at iba pang Western countries, ay tinatawag itong pinakamalaking paglabag sa seguridad ng kanilang grupo kung saan sinisisi nila ang Israel na siyang may pakana ng pagsabok ng mga paging devices ng kanilang mga miyembro kung saan kasalukuyang nagkikipaglaban ang kanilang puwersa sa Israel sa border nito sa bahaging south ng Lebanon simula pa nung sumiklab ang digmaan sa Gaza na halos isang taon na ang nakakalipas. Samantala sa Israel ay wala namang tugon o hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga Hudyo tungkol dito o sa mga pagsabok na naganap sa Lebanon ngayong araw na ito. Nagdulot na malaking pinsala ang mga pagsabog o pag-atake sa mga supermarkets, sa mga kalsada, sa loob ng mga kotse at sa loob ng mga kabahayan dahil sa dala-dala ang mga paging devices sa loob ng bulsa ng mga miyembro ng Hezbollah kahit sa mga barbershops o sa mga kasuluk-sulukan ng mga syudad ng Lebanon. Libo-libong miyembro ng Hezbollah ang sabay-sabay na nasugatan dahil sa pagsabog ng mga pager nila kung saan ang mga insidenteng ito ay inire-report mula sa buong Lebanon, mula Beirut hanggang sa Bee Valley at maging sa karatig bansa ng Syria. Binaha ang mga hospitals ng mga sugatang tao, maaaring mahina lang ang pagsabog pero malaki ang impact nito sa mga tao. Merong naputulan ng mga daliri, tinamaan ang mga mata habang ang iba ay merong nakangangana o bumukas ang kanilang mga bewang dahil sa sugat kung saan nila ay sinusuot ng kanilang mga pager na dala. Pinaniniwala ang 9 katao ang namatay, kabilang na dito ang isang bata, habang wala namang imik ang Israel tungkol sa pambihirang pag-ataking ito sa Hezbollah. Sa totoo lang ay mahirap talagang isipin kung sino man ang may gawa nito dahil sa napakasopistikadong operasyon na ito kung saan na-infiltrate ng may gawa nito ang buong miyembro ng Hezbollah at napaka-high-tech pa kung saan sabay-sabay na sumabog ang maliliit na device o mga pagers sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Pero isa lang ang sigurado na ang gumawa nito ay talagang may napaka-advanced na teknolohiya sa militar at alam naman nating lahat na ang Israel lang ang may kapasidad ng ganitong teknolohiya sa rehiyon. Dahil ang border ng Israel sa Lebanon ay naging napakainit ang sitwasyon simula nung sumiklab ang digmaan sa Gaza. Ang araw-araw na balitan ng pagpapaputok ng mga rockets sa bagitan ng Israel at Hezbollah ay siyang dahilan ng karamihan o libo-libong mga sibilyan ng magkabilang panig ang napilitang lumikas sa lugar kung saan ilang beses na tinatamaan ang syudad ng Kiryat Shimona sa northern Israel sa mga Hezbollah rockets. Ayon sa Israel, ang kanilang layunin ngayon sa patuloy na digmaan sa Gaza ay ang pagpapabalik rin ng mga Israeli civilians sa kanilang mga tahanan malapit sa border nito sa Lebanon.
na ayon pa kay Benjamin Netanyahu na dahil sa wala ring tigil na pag-aatake ng Hezbollah sa Northern Israel ay hindi matutuloy ang planong ito sa katapusan ng linggo, kung hindi ay nangangailangan daw ito ng pagbabago sa balance of power sa kanilang northern borders para maipatupad ang kanilang plano. Ang nangyaring pag-atake ngayon sa Lebanon ay magdudulot ng pagkasira ng komunikasyon sa mga sugatang Hezbollah fighters at pagbaba ng kanilang moral. Ngunit mababago ba nito ang takbo ng digmaan sa lugar? Ang pagsabog ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Lebanon dahil hindi makapaniwala ang Hezbollah sa napaka-high-tech at sophisticated na operasyong isinagawa ng kanilang kalaban. Kahit sino naman talaga ay mapapatanong kung paano nga ba ang mga maraming maliliit na devices na kayang ilagay sa bulsa at daladala ng lahat ng miyembro ng Hezbollah ay biglang sumabog ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Ayon sa international media na tanghaling tapat sa Lebanon sa araw na ito, kung kailan isang pambihirang pagsabog ang nangyari sa bulsa ng mga tao, paano nga ba nangyari ito? Kung saan napag-alaman na ang sumabog ay mga pager na nasa bulsa ng mga tao. Ang pager ay ang mas lumang mga devices kesa sa mga cellphone na nakakatanggap rin ng mga text messages. Pero paano nga ba ito na-infiltrate ng kalaban ng Hezbollah orang may utak ng pagsabog na ang pager ng mga miyembro ng Hezbollah ang kanilang tatargetin? Dahil nitong summer lang ay nagbigay ng order ang mga leaders ng Hezbollah na papalitan nila ang mga mobile phones na dala ng kanilang mga miyembro dahil natatakot sila na baka ito ay matrack at ma-intercept ng mga hackers ng Israel. Ang kanilang mga smartphones kaya naman tinutos ng mga leaders ng Hezbollah na gumamit na lang ng mga pager o lumang devices ang kanilang grupo na hindi kayang i-hack ng mga Hudyo, dahil naniniwala silang mas safe ito. Pero kabaliktaran ang nangyari, nagdulot patuloy ito ng malaking kaguluhan ngayon sa buong Lebanon. Kung saan lumitaw na ang desisyong ito ng Hezbollah ay pinagsamantalahan ng kanilang kalaban upang i-target sila. Kung titingnan na ng mga sumabog na pager at iisipin nating isang cyber attack ang nag-hack upang ito ay mag-overheat, ay hindi ito sapat na dahilan para sa sabog ang mga maliliit na devices sa paraang nakikita ngayon sa mga balita. Malamang ang mga pagers na nakalaan para sa Hezbollah ay paniguradong physically intercepted o dumaan sa kamay ng kalaban ng Hezbollah at nilagyan ng small amounts ng high explosive, maaaring may ilang gramo ang nakatanim sa loob na nakahandang pasabugin sa pamamagitan ng signal o pagtanggap ng messages na siyang magti-trigger sa pagsabog ng pager. Pero ang pinakatanong ngayon ay kung sino nga kaya ang nasa likod ng pag-ataking ito sa Hezbollah. Walang pahayag ang Israel tungkol dito, ngunit meron ng mga duda mga karamihan tungkol sa role nito, partikular ang Mossad, ang intelligence agency ng Israel, kung saan pareho lang ang pamamaraan ng kanilang pag-atake sa kanilang mga target na pinapatay ang kanilang mga kalaban gamit ang mga pagsabog na nakatago sa mga mobile phones o maging sa headrest ng mga sasakyan. Pero ito pa ang pinaka-sophisticated na pag-atake na naganap ngayon sa mundo na talagang nakakamangha ang level ng teknolohiya kung sino man ang may pakana ng insidenteng ito ngayon sa Lebanon. Pero isa lang ang sigurado ay talagang napaka-high-tech at sophisticated ng gumawa nito, at higit sa lahat ay naipatupad or na-execute ito ng walang kahirap-hirap na siyang nagbigay ng napakalaking problema sa Hezbollah sa buong bansa ng Lebanon. Pero para sa iyo, sino kaya ang may kakayahang gumawa nito? Totoo kaya na ang Israel ang tumarget sa mga pagers ng mga miyembro ng Hezbollah? Hanggang dito na lang muna, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.